Kamusta mga tol? Markel, pulsang ina, ito yung dating pinagtatawanan mga tol, no? Lumalabas na ba talaga yung tunay ng laro niya? E tirayin na natin niya. Pero bago yan, atyara muna tayo. Focus lang sa goal. Konting history muna tayo mga tol ha. Kung naalala nyo mga tol, no? Ito yung first pick noong nakaraang 2017 draft. Yung mga kasama niya sa draft na yon, yung mga bigatin eh. Jason Tatum, De'Aaron Foxboy, Lauri Mangkanol, Gagamboy, at saka si Mamakino ba yun, no? Pero sobrang disappointing talaga na rookie year nito eh. Para kasing tinamaan ng bulong ng duwende sa ilalim ng hagdan eh, no? Kasi dati meron tong deadly jumper nung college eh. Kaya nga naging first pick to eh. Tapos pagpasok sa NBA, biglang nawala, nagbago bigla eh. Eh no, ganyan no, Diyos ko po Rudy, makapasabi ka na lang talaga, Markel, putsang inang yan. So syempre, kung ano-ano ngayon yung pinagsasabi sa kanya, di ba? Kesyo, psychological daw, baka nasa utak lang. O kaya hindi daw kinaya yung pressure. Pero noong 2018 mga tol, no? Ayun, na-diagnose sa wakas. Mali pala ako eh. Hindi pala tinamaan ang bulong ng duwende sa ilalim ng hagdan eh. Ito pala oh, neurogenic thoracic outlet syndrome. Hirbag kasi nun ah. Hindi ako doktor mga tol ha. Pero ang sabi nila, yung TOS daw affects the nerves between the neck and shoulder, resulting in abnormal functional movement and range of motion, thus severely limiting Markel's ability to shoot a basketball. Naks, English ang hirap intindihin eh no? Tapos yung TOS daw is treatable by physical therapy. Yun naman pala, mabuti naman. Kaya pala dati mga tol, kahit anong gawin namin dito, dinala pa namin sa albularyo to eh. Hindi magamot-gamot eh. Nakailang tapal na rin sa load pass, wala talaga eh, no epic eh. So ito na tayo mga tol, nasa Magic na si Fultz at pang-apat na season na niya sa Magic. At dito no, parang unti-unti talaga bumabalik na yung laro niya eh no. Kaya dito muna tayo ngayon sa main weapon niya dati na biglang nawala eh. Pero andito na uli ngayon, pull up jumper syempre. Tinan niya mabuti mga tol ha, kung gaano kaganda yung release niya ngayon. Ang ganda diba? Beautiful. Kasi dati no, nung hindi pa siya nandadiagnose, pinapatira siya palagi sa labas. Inaatrasan siya palagi ng depensa kasi nga balik ko yung tira niya eh. Pero ngayon, hindi mo na ito pwede atrasan. Titirahan ka talaga ng pull-up jumper nito. Eh, naganda ko. Sobrang taas ng release, no? Well, patingan yung depesa, oh. Paatras, di ba? Eh, wala na. Hindi mo pwedeng gawin ngayon niyan, tol. Smooth na talaga yung bitaw ngayon niya. Patay ka dyan. Sa sobrang taas niyan, mga tol, no? Kahit pa yung pinakamagaling dumipesa sa NBA. Eh, ano si Balbas? Wala pa rin. Shoot pa rin yan, eh, oh. Tapos kung titingnan naman natin yung shot niya, yan, no? Tingnan nyo, oh. Marami talaga mid-range shots, no? At maganda talaga yung shooting niya sa ganyang kalayo. 54 out of 118, 45.7%, okay yun, ha? Mas mataas kasi yung average na yan kesa sa league average sa NBA, kaya okay talaga yan. So ito, hindi na pwede yung ganito yung ginagawa ni Andrew E na ganyan. Hindi pwede yan, Andrew E, hindi ka-update sa balita, eh, titirahan ka niyan, tol. At kung napapanood nyo to mga tol, kahit Magic to ha, hindi to Lakers o Warriors eh, puro yung pinapanood nyo eh. Makakita nyo, sobrang dalas talaga niya to ginagawa eh, no? Habang yung defender, makakita nyo, ganun din yung ginagawa, puro patras pa rin, no? Talagang yan, mapapansin nyo yan mga tol, kapag nanood kayo ng laban ng Magic eh. Lalo na, pag nakita nyo nag-under the screen na ganyan, sure yan, jumper talaga yan, wala na pag-aalinlangan ngayon eh. Sa totoo lang mga tol ha, kahit sa mga liga, masterin nyo lang yung ganyan kalayo, panigurado makakashoot talaga kayo eh. Dalawang dribble, makakartingan sa ganyan, di ba? Sabay pull up ka na ganyan. Ayan, nice defense yung makahiya, oh. Pero tingnan nyo kasi kung gaano kataas yung release niya. Sobrang taas talaga, eh, no? Tapos syempre, andyan yung drop defense, di ba? Makakatira ka rin palagi sa pwesto na yan, eh, oh. Kasi nga, kapag drop defense, hindi naman lumalapit ng todo yung sentro, eh. Kaya pwede ka talaga tumira na ganyan. Sa totoo lang mga tol, ito totoo to ha. Ngayon ko lang uli nakita talaga to si Pulsang Ine. Pero talaga natuwa ako sa nakita ko ha. Kasi kitang-kita yung kumpiyansa niya ngayon, no? Tumataas talaga yung kumpiyansa eh. Yung para pang makita mo, ay, may tiwala na uli sa jumper niya. Tumitira na palagi sa jumper eh. Basta makakita ng drop defense, matik, jumper kagad yung ginagawa eh. Oh, like ha, ina naman tayo, nod lang nanood eh. Sa akin lahat nakatutok eh. Pindutin mo na yan! Tapos meron pa nga siyang ginagawang step back jumper na ganyan. Ayan, nice yan, no? Hindi naman talaga niya ito madalas gawin. Pero kasi, kung meron kang magandang jumper, importante, meron ka rin step back jumper na ganito. Lalo pa itong ito, ang ganda, oh, pipihit. Tapos bigla step back na ganyan, ganda, no? Tapos mataas yung jumper mo, eh, maganda talaga yan. So kung shooter din kayo, mga tol, aral din talaga kung step back jumper. Kasi it creates separation, eh, makakatira ka talaga, eh. Tapos ito sa 3 points, no? 30.8% lang siya ngayong season. Pero ha, yan na yung pinakamataas niya sa buong karir niya sa NBA. At yung napansin ko lang mga tol, ito ha. Hindi naman siya madalas talaga sumira sa 3 points. 1.4 attempts per game lang siya eh. At karamihan doon, puro catch and shoot lang. Yung tipo kapag napasahan siya, tapos open siya, doon siya titira eh. Pero ang dapat niyong mapansin, ay yung napakalaking kaibahan talaga ng tira niya sa 3 points kaya sa mga pull-up jumper niya. Ayan, no? Sa 3 points kasi, ganito yung tira niya. Set shot. Ang release niya, kasabay ng pagtalon niya eh. Medyo patulak, no? O, tingnan nyo, oh, ayan, oh, ang layo sa ulo niya, di ba? Nasa may harapan talaga niya, patulok talaga yung ginagawa niyang tira eh. Ito, ito, ito yung pull-up niya kanina, ganyan, no? Mataas yung talon, nasa ibaba ng ulo yung bola niya. At kita mo sa dulo, ayan, no? Pumipitik lang yung kamay sa dulo eh, di ba? O, tingnan nyo yung college niya, ito, oh, ganito yung bitaw niya sa 3 points nung college. Very similar talaga sa pull-up jumper na pinakita natin kanina eh. So, itong tira niya ngayon sa 3 points, mga tol, tingin ko ha, ito ay naging resulta nung naging sakit niya eh. Kasi yung naging sakit niya daw, nagkukos din daw yun ng weakness sa arms and hands. Naintindihan nyo ba yun? Kasi pag nasa isip mo, ay mahina yung braso ko. Ano nga gawin mo? Matik yun, syempre ang tira mo magiging patulok talaga yun na ganyan tulad niya, no?
Malamang-lamang naranasan nyo to, mga tol, no? Huwag kayong maglaro ng matagal. Siguro mga isang buwan o kaya dalawang buwan, no? Tapos paglaro nyo, mapapansin nyo yung tira nyo, patulak talaga, hindi pulsuhan na iiiba eh. So siguro sa tingin ko, no, pag nakita natin yung tira sa 3 points, naging kagaya na ng mga pull-up jumper niya at kagaya rin ng tira niyo na college, no, doon siguro yung punto na makakita natin yung full potential niya sa 3 points. Tapos itong si Pulsang Ina, mga tol, is actually a strong guard, no? 6'4", 209 pounds ito, ha? Ay, kita niyo naman, ang lapad, diba? Ayun, talse, clay-up yan! Well, actually, bihira naman siya mga labaw, pero andun talaga eh. Kita mo, malakas talaga yung katawan nito eh. O, ay, tingnan nyo na lang, oh. Eto, mga tol, halos kasing bigat ito ni Gagamboy, Donovan Mitchell, ha? Now, dito naman tayo sa mga drive naman. I think dito naman, average lang siya dito eh. Hindi naman yung tipong parang kakatakutan mo pag dumadrive, pero average naman talaga eh. Ang mapapansin mo lang talaga palagi ay yung maroon siyang gumamit ng katawan niya sa mga drive niya. Ayan, tingnan nyo, layup yan! Alam nyo ba yung mga player parang gusto nila palagi sasandala ka muna tsaka nila titira? Ayan, kita nyo oh. Sa amin, uso talaga yung ganun eh. Bubungin ka muna eh, bago tumira na ganyan eh. At marami rin naman gumagawa nun sa NBA. Kaya nga sabi ko, average naman siya sa mga salaksak. Hindi yung parang sina de Aaron Fox mo, iiwanan ka talaga palagi eh. Eto, normal lang yung bilis niya na marunong mga tawan. O, ayan, kita nyo, oh, paano niya pwersa yung pwesto ng defender niya? Ayan, kita nyo, oh, pinupwersa niya, no? Tapos yan, dak-dak! O, ayan, bakit tinan niya, oh, ginugulangan niya, oh. Tapos, ayun, in-screen na siya ng kakapi niya. Ang ganda, nice yan, dak-dak! At inulit pa nila yung play na yan. Parehong-pareho lang talaga yung ginawa. Ayan, tinan niyo, oh, dak-dak! Pero yun nga, hindi talaga ako masyadong impressed sa mga drives niya. Pero yung control niya, maganda talaga eh. Well, point guard naman kasi talaga siya, mga tol, no? So, dapat lang naman. Pero siguro, magigas nyo rin gusto kong sabihin eh. Kumbaga, hindi ko nakikita pumapasok siya sa mga alanganin. Yung parang mga player na nasusukol tapos tinitigil na yung dribble, di ba? Hindi ganun eh. O ito, tingnan nyo, perfect example talaga to eh. Para masikip yan, di ba? Pero tingnan nyo mabuti kung paano nyo gamitin yung katawan niya para hindi siya maipit. Eh, kita nyo ginagawa niya, oh. Tapos yan, easy layup tuloy, oh. O yan, tingnan nyo, maraming defender dyan, no? Pero tingnan nyo, galaw niya. Parang basic na basic lang yung ginawa niya. Tapos jumamper siya bigla doon sa paborito niyang spot. Ayos, di ba? O yan, tingnan nyo, ang sikip, oh. At may ipit talaga siya dito, eh. Pero pumiit biglang, ganda, pabando yon. Actually, mga tol, athletic pa nga to, eh. Kita nyo, oh, dak-dak! O, ito pa, isa, tingnan nyo lang. Baka ayaw nyo pa maniwala sa akin, eh. Dak-dak! At ayong isa pa, oh, pass break naman niya, tol. Lilibad! Lilibad! Takure! Kaya kahit sa mga layups niya, mapapansin nyo, ganyan, tingnan nyo, bomba! Nice! Dati actually mga tol, ginagawa ko rin yung ganyan eh. Pero ngayon kasi kapag ginawa ko yan, malamang mga 10 salopas yung magamit ko eh. Pero yung mga ganyang klaseng layup kasi mga tol, is a sign na meron kang magandang vertical, di ba? Kaya pag lumilayup siya, ganyan kataas o, ang hirap butatain talaga niyan. O ito pa, tingnan nyo to, ang ganda ng layup niya dito, reverse layup yan oh. Pero pansinin nyo, nung binitawa niya, asan yung kamay? Ayun oh, sa may ring na halos eh oh. Tapos floater, meron din siyang floater pero bihirang-bihira ko talaga nakita eh. Talagang yung madalas niyang ginagamit, mga ganyang kalayo, yung mga pull-up jumper eh. Ang madalas ko napansin, yung cut, ang dami talaga eh. Dami ko nakita magagandang cut nito eh. O yan, patignan nyo, ang ganda rin ang cut niya dyan, oh, dak-dak! Pero napansin ko mga tol, ha, isa lang yung style niya sa mga cut niya. Basta dumarami yung kakapin niya, asahan mo, sasabayan niya ng cut yun eh. Sinabi ko naman to sa inyo dati pa eh. Yan ang pinakamaganda talagang timing sa cut. Kasi, ayan yung depensa, tingnan nyo, oh. Nakatingin lahat sa dumadrive na may hack ng ball eh. Ayan tuloy yung cut niya, wala nakakakita kahit sa'yo, dak-dak! So kayo ha, kung gusto nyo matuto kumat, timingan nyo lang talaga ng maganda. Kapag nakita nyo dumadrive yung kakapi nyo, doon ka kumat, sabayan mo na, ganun lang kasimple yun eh. Kasi kapag dumadrive nga yung kakapi mo, pati yung tumatao sa'yo, titingin talaga sa dumadrive. Kaya hindi ka makakita kapag kumat ka dun eh. Kung ayaw nyo maniwala sa akin, edi huwag nyo gawin, hindi ko pa ipipilit eh. Wait, tinin si Chris mo na may balbas, o sinapian ni balbas eh oh. Now sa playmaking naman no, 5.5 assists per game siya. Decent na numero naman yan para sa isang point guard, medyo average yan no. At 2.4 turnovers per game naman, okay rin yan. Napansin ko lang karamihan sa mga assists niya galing sa mga kaigos palagi eh. Pero hindi na natin ito explain masyado kasi nga average lang naman itong ganito sa NBA. Tapos eto no, 1.5 steals per game ito, pang labing isa yun sa buong NBA ha. Ang nagustuhan ko naman sa mga steals niya mga tol, yan ganyan no, yung mga may paday pag ganyan, nice oh. For someone na madalas nagkaka-injury tapos dumadive na ganyan, eh para sa akin, sign talaga yan. Gusto talaga ito dumipense eh. O, tingnan nyo, ayan o, dalawang screen dinaanan dyan. O, pangatlong screen pa. Tapos ganyan yung nagawa niyang depensa, very good talaga yan tol. Tsaka he understands talaga yung passing lanes, no? Eh, kita nyo kamay niya, oh. Hindi pa ipinapasa, nakaharang na yung kamay niya sa baba, oh. Kaya natapik niya yan, eh. O, ito, may semi-hack ng bola. Nasa labas si Pusang Ina, oh. Pero na-anticipate niya kung saan papasa, kaya naagaw niya, oh. At ito naman yung isa, natapik niya yung bounce pass. Nice na naman yan. So, yun mga tol, no? Eh, na totoo, ha? Natuwa talaga ako sa nakita ko na parang halos wala na yung issue ni Markel Pulsang Ina, no? Siyempre, mga tol, first pick kasi ito, eh. At ibang klase talaga yung pinagdaan to. Mabigat talaga, eh, no? Yung manamang parang maraming tao yung nagsasabi sa'yo, ano nangyari sa'yo, tol? Bakit wala yung jumper mo? Ano nangyari? O baka nasa utak mo lang yan, ha? Natatakot ka lang siguro, eh. O baka nakatapa ka ng punso, kaya binulungan ka ng duwende sila. Magdan, ano ba nangyari, tol? Tapos maraming tao pinagtatawa na talaga yung tira niya eh, no? Ako nga, kala ko dito tinamaan talaga ng bulong ng Duwensa ilan na hanggang to eh. Kaya nga dati sinamahan ko pa yan kay Mang Tomas Albularyo. Wah,
effect pa rin, di magamot eh. Yung pala may sakit naman pala talaga, kaya ganun. Tapos ngayon parang gumagaling na talaga siya, no? Normal na yung tira niya eh. Sa mga pull-up jumper, maganda na eh, no? Kagaya na nun dati eh. Yun lang yung tripos niya, medyo iba pa talaga, no? Pero nakakatuwa pa rin talaga. Siyempre tayo mga tol, no, bilang fans ng basketball, siyempre gusto nating makita yung full potential ng mga basketball players. At sana nga, no, sa future, makita rin natin talaga yung tunay ni dahilan kung bakit naging first pick to si Markel Putsang Ina. Hoy na panghimagas, maglaykay mga hater Markel Putsang Ina.